Shoutout kay Kuya Jet Li BG. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa aking channel. Magandang araw mga sir. Ayan, nakita nyo naman. Gumawa ako ng harang para sa gatilyo or sa firing pin ng aking Nimrod. Para kapag itinago ko siya, hindi sisingaw yung hangin sa firing pin niya. Ayan, tignan nyo. Bago ko siya itago, nilagyan ko siya ng kalang. Ginawan ko lang yan ng paraan na pulot ko dyan sa tabi-tabi yung sirang chopstick. Pero pwede nyo naman gamitin kahoy. Ayan, tignan nyo kung paano ginawa ko. Ayan. Para pag kinalabit mo, tutukod lang siya. Yung hammer, tutukod lang. Hindi magtutuloy o ipupush yung firing pin. Pwede mo na siyang i-stack o itago at hindi na sisingaw yung hangin sa airgun. Kalimitan kasi sir na nangyari sa atin, pag in-stack na natin yung airgun natin ng matagal at wala yung kalang, pag gagamitin na natin, nawawala na siyang hangin. Kaya nagtataka tayo, akala natin may singaw yung ating laruan. Kaya nakaisip ako ng paraan para kapag nilagyan mo ng kalang yan, kahit itinago mo na siya ng matagal, hindi sisingaw yung hangin mula sa bulb niya. So ayan, tignan nyo. Isa lang po yung bubugoy-bugoy na paraan, pero mukhang effective naman. Kaya, without further ado, gayahin nyo na! Joke lang mga sir, bahala kayo kung gayahin nyo, kasi pag ginaya nyo, bugoy na rin kayo. Joke lang. Isa pang paraan sir ay tinatakpan ko yung barrel ng lumang medyas ng aking aso or ng aking pet. Ginagawa ko to para hindi maalikabukan yung barrel or malagyan ng dumi. Kasi yung airgun ko, tinatayo ko lang siya sa gilid ng pader. Hindi ko siya binabalot kasi wala pa akong lagayan. Kaya tignan nyo sir kung paano ginawa ko. Itatakip ko lang yan sa kanyang silencer. Ayan. Para hindi dumiretso yung mga alikabok or dumi-dumi dyan sa loob. Mga sir at mga kabugoy, wala pa po kasi akong airgun bag or lagayan ng aking airgun. Kaya minabuti ko na ibalot na lang siya ng tuwalya. Huwag kayong mag-alala, yung tuwalya na yan, luma naman na yan. Iniwasan ko lang siyang maalikabukan at madumihan. O kaya magkaroon ng moisture. Kaya binalot ko siya bago ko siya itago sa safe na lugar. Tignan nyo lang sir kung ano yung paraan na ginawa ko. Bubugoy-bugoy pero feeling ko okay naman.
Mga sir, punta naman tayo dito sa mga accessories ko. Ito nga pala yung mga spare parts ko. Bale, naipon ko lang naman to. Pagka may nagpo-post sa Shopee, mga O-rings ganyan, especially sa Indonesian ko nabibili, Indonesian seller, mura kasi siya, kaya ang dami kong O-ring ng one, number 111, pang Nimrod yan mga sir, tapos meron din akong 256 na O-ring, pang arms core. Ayan, yung mga spare ko, kaya kung gusto nyo, BM nyo lang ako, kung gusto nyo, sagot nyo na lang shipping fee, joke lang. Ayan, ito naman yung sa kabila. Mga pang fittings ng PCP. Ayan. Basta binili ko lang, naipon na nga eh. Hindi ko alam kung magagamit ko pa yan. Eh, siguro tatago ko na lang din. Baka balang araw, kailangan ko. May mahuhugot ako. Ayan mga sir, firing pin or valve pin ng Nimrod, then ano siya, ito double action na bala, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh, pero pag tumama daw siya sa pader, puputok siya ulit. Nung bata ako, hindi ko alam talaga ang tawag namin dyan, double action. Ayan, parang may bulite siya sa gitna. Pero according sa mga master natin, yung mga malulupit na sa airgun, hindi daw accurate yan. Pero mas, feeling ko mas maganda siya sa pistol type, yung malapitan. Kaya kapag ipinutok mo talaga siya ng malapitan, puputok siya ulit. Pero pag sa rifle kasi, yung accuracy daw niya is hindi naman ganun kaganda. Kaya hirap tumama. Kaya pag feeling ko pag ako, sa pistol ko siya gagamitin. Nabili ko lang yan sa Lazada. Ayan, ganyan siya. Makikita niyo yan sa Lazada. Ito yung isa ko pang gamit na akala ko noon hindi ko kailangan, pero naging necessity na siya, lalo na sa pagsukat ng mga tubo-tubo. Ayan, kailangan nyo yan. Mura lang yan. Caliper na plastic. Nabili ko yan sa Ace Hardware. Eagle yung tatak. Yung mga tools na brand name niya is Eagle. So, hindi na natin kailangan ng sobrang mahal. Kasi, nung pinansukat ko naman siya, tingin ko accurate naman yung mga markings niya, tsaka measurement niya. Panukat ko lang naman siya para sa reference kay ng mga hose, mga tube natin, mga tank. So, may reference number na ako or measurement. At least, alam ko na yung bibilin ko or tatanungin kong sukat. Kaya, guys, pwede, malaking tulong yan sa atin. Pwede rin kayong bumili niyan. Mura lang yan, guys. Ayan, plastic caliper. Siguro kung magtutorno kayo or machine shop na talaga yung trabaho nyo, kailangan nyo na siguro ng mas mahal na caliper para accurate. Pero kung yung mga pang reference lang, sukat-sukat lang, okay na yung plastic. Kalimitang tanong kasi nila sir yung sukat ng gi-discharge valve ng Nimrod. Yan, ang plastic na yan is engineering plastic or pag sinerge nyo is polyurethane. Ayan, makikita nyo dyan sir yung sukat. Ang sukat niya is 8mm. Ayan. 8mm yung sukat niya. And mga sir, accurate naman yung ano, diba, caliper.
Sa Nimrod, sir, yan yung nagsisilbing transfer port niya mula sa discharge valve papunta sa swing. Kaya maraming nagtatanong sa akin yan, kung anong size niya at kung ano ang tawag dyan sa plastic na yan. Ayan, sir, polyurethane. Yeah, sir, mga kabugoy, sana nakatulong yung video na to, lalo na sa mga makabagong kagaya ko, na kung ano ang mga accessories na ginagamit sa ating laruan.